Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, lamang ng 3 puntos ang kuponan ng Kanagawa sa Aichi. Habang si Rukawa naman ay maraming napahanga sa ginawa nitong galaw at nagawa pa nitong malinlang ang kuponan ng Aichi, maging ang kanilang coach. At dito na nagtatapos ang Chapter 220 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 221 ng Winter Tournament. Nakagawa nga ng isang napakagandang punto si Morishige laban sa depensa ni Sakuragi at Takagi. Habang itong si Rukawa naman ay agad na bumawi at pumuntos ng isang tres na labis na ikinamangha ng buong manonood kahit pa ang coach ng Aichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Aichi ang bola at dinadala na ito ni Moroboshi papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa. Nang biglang nagulat si Rukawa dahil sa bigla siyang iniskrinan ng mahigpit ni Yuriji. Ano? Isang screen na naman? Patay na! Siguradong makakawala sa akin ito si Moroboshi! Kaasar! Hindi ko nakikita ang mga bawat dating nila sa akin! Hindi ko tuloy sila makounter! Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Moroboshi naman ay tuluyan ang nakalusot sa depensa ni Rukawa. At ang nakalusot na si Moroboshi, agad naman itong uminto. Sabay ibinato ang bola palubo papunta sa kanilang basket. Habang si Ayako naman ay napatayo sa kanyang kinauupuan. Sakuragi! Akagi! Humanda kayong dalawa! Dahil isang alley-oop ang gagawin nila! Ngunit, hindi natin alam kung sino ang kukuha niyan. Si Oka ba o si Morishige? Pero kahit sino pa sa kanilang dalawa ang kumuha niyan, ang mahalaga humanda kayo at magawa niyo silang pigilan! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Oka naman ay biglang tumalon. At itong si Sakuragi naman ay agad ding sinabayan si Oka. Subalit, laking gulat ni Sakuragi. Dahil sa biglang tumalon din si Morishige sa likuran niya. At itong si Oka naman ay biglang napangiti. Dahil na nga sa kumagat si Sakuragi sa fake nila. Sakuragi, mukha na linlang ka namin ngayon ah. Dahil napasabay ka sa talon ko. Pero hindi naman talaga ako ang gagawa ng puntos kundi si Morishige. Si Morishige ang gagawa ng aliyup. Yan ang sabi ni Oka. Ano? Isang fake lang pala ito? At si Morishige talaga ang kukuha ng bola. Kaasar, hindi ko talaga inaasahan na si Morishige ang kukuha ng bola. Kainis, nalinlang nila ako dun ah. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang si Morishige naman ay nakuha na ang bola sa itaas. Sabay gumawa na ito ng isang aliyup slam dunk. At talaga namang gusto na nitong sirain ang basket nila dahil sa sobrang lakas ng kanyang pagkakadakdak na naging dahilan upang maibaba na nila sa 1 puntos ang kalamangan ng Kanagawa sa kanila. 26-27, pabor pa din sa Kanagawa. Nung biglang nagwala ang buong manonood dahil sa ganda ng play na ginawa ng Aichi. Nice one Aichi! At ikaw Moroboshi, ang ganda ng ginawa mong play para sa mga kasamaan mo! At ikaw naman Oka, ang ganda din ng ginawa mong fake para malinlang si Sakuragi! Para sumabay ito sa'yo at hindi na ito makasabay pa kay Morishige. At ikaw naman Morishige, ikaw ang pinaka nakakahanga dito. Nakakahanga ang ginawa mong aliyup dunk na yon. Halos sirain mo na ang buong basket dahil sa dakdak mo na yon. Sige Morishige, ipakita mo na sa Kanagawa ang tunay na lakas mo. At kayo mga taga Kanagawa, magsiuwi na kayo dahil yung si Morishige ang tatalo sa inyo. Yan ang sigaw ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Ngunit, dahil sa napansin ni Maki na mahigpit ang depensa sa kanang bahagi ng court, agad naman itong kinausap si Rukawa. Rukawa, mahigpit ang kanang depensa nila. Ngayon, gusto kong pumunta ka sa kaliwang depensa nila. At ito na ang bola. Ikaw na muna ang magdala nito. At ako naman, pupunta na ako sa loob ng basket upang doon ako manggulo at kapag nalibre na ako, ikaw na ang bahala sa susunod na hakbang. Kung ipapasa mo ba o gagawa ka ng puntos. Yan ang sabi ni Maki kay Rukawa. Sabay pasa ng bola papunta dito.
at ang hawak na ni Rukawa ang bola, agad naman itong pumunta sa kaliwang bahagi ng basket para doon maghanap ng magandang pagkakataon para pumuntos. Nang bigla siyang binantaya ni Yuriji. San ka pupunta, Rukawa? Akala niyo ba uubra ang binabalak niyong plano? Pwes, kahit ano pa ang planong gawin niyo, hindi yan uubra sa amin dahil hindi niyo kami kaya. Yan ang sabi ni Yuriji. Habang si Rukawa naman ay seryoso lamang. Nang bigla itong umatake ng sobrang bilis sa depensa ni Yuriji. Sabay hinto, sabay step back ng sobrang bilis at tumira ng isang tres. Ngunit, laking gulat ni Rukawa dahil sa biglang nakabawi si Yuriji at nagawa nitong i-challenge ang tira ni Rukawa na naging dahilan upang magmintis ang tira nito sa kanilang basket. Ang rebound! Kunin niyo dali! Huwag niyong ahayaan na makuha ito ng IG dahil sobrang importante ng posisyon na yan. Kaya naman, huwag kayong magpapabaya dahil dito sa championship, ang lahat ng posisyon ay sobrang halaga. Yan ang sigaw ni Coach Takato. Warshige! Ang rebound! Kunin mo dali! Huwag mong ahayaan na makuha ito ni Sakuragi! Yan naman ang sigaw ng coach ng Aichi. Habang si Morishige naman ay agad na tumalon at akmang kukuhain na ang bola sa itaas. Ngunit, laking gulat ng mga manlalaro ng Aichi kahit pa ang coach ng Aichi. Dahil sabiglang sumulpot si Sakuragi sa ilalim ni Morishige at talaga namang nakakuha ito ng isang napakagandang buwelo para sa isang rebound. Morishige! Hindi mo yan makukuha! Dahil ang rebound na yan ay para lamang sa akin! At ako lang ang hari ng rebound dito sa ilalim ng basket! At dito sa buong bansa, ako lamang ang hari ng rebound! Yan ang sigaw ni Sakuragi na labis na ikinagulat ng buong manonood. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, ito ang unang sabayan ng dalawang pinakamalakas na power forward dito sa Japan. Ang dalawang rookie na sila Sakuragi at Morishige. Grabe! Tignan nyo! Nagsabayan ang dalawang power forward para sa rebound! At ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsabayan silang dalawa. Ngayon, sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Hindi ko malaman kung sino ang mananalo sa dalawang ito dahil parehas lang silang nakakaangat at wala sa kanilang dalawa ang Yamado at Dehado. Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Grabe, kinikilabutan ako sa sabayan ng dalawang ito. Yan ang usapan ng mga manonood. Habang si Coach Hansei naman ay biglang napasalita habang nakatingin kila Sakuragi at Morishige. Nice one! Nice one, Sakuragi! Ipinapakita mo na naman yung gigil mo. Ayaw mo talaga magpatalo kay Morishige sa rebound. Pero batay sa aking nakikita at batay sa aking tansya, mukhang nahuli ka na ata sa pagtalon at mukhang si Morishige ang mananalo sa unang sabayan ninyo sa rebound. Yan ang sabi ni Coach Hansei sa kanyang sarili. Habang sila Sakuragi at Morishige naman ay patuloy lang sa pagsasabayan sa rebound. Ngunit, dahil sa medyo nahuli na nga si Sakuragi sa pagtalon, si Morishige ang nakatapik sa bola. At itong si Sakuragi naman, ang tangi niya na lang natapik ay ang braso ni Morishige. At dahil sa malakas ang pangangatawan ni Morishige, nagawa pa ni Morishige nakatawanin si Sakuragi sa itaas na naging dahilan upang tumilapon si Sakuragi sa sahig ng court na labis na ikinagulat ng buong manonood. At ang ibang mga fans ng Aichi ay nagwawala na dahil sa tuwa dahil sa nagawang matalo ni Morishige si Sakuragi sa rebound. Hoy, may pulang buhok! Ano na? Napaiyak ka ata kay Morishige ah! Sige, sumabay ka pa! Sumabay ka pa para mapaiyak ka pa ng uso sa kanya! Alam mo namang wala kang laban kay Morishige! Pero pilit mo pa din itong sinasabayan! Nagmumukha ka tuloy kuneho na kinakawawa lang ng leon! Pero sana naman may pulang buhok, alam mo na ngayon! Alam mo na hindi mo talaga kaya yung si Morishige namin! Na kahit magtulong-tulong pa kayong lahat ng mga manlalaro na kanagawa, siguradong kakawawain lang kayo ni Morishige! Dahil si Morishige ang pinakamahusay sa ilalim ng basket. Yan ang sigaw ng mga fans ng Aichi. Ngunit, hindi naman magpapatalo ang mga tropa ni Sakuragi. At talaga namang sumisigaw din sila para mabuhay muli si Sakuragi. At hindi ito sumuko sa laban. Hoy kayo mga taga Aichi! Hindi pa naman yun ang tunay na lakas ni Sakuragi! Magantay kayo mamaya! Dahil nag-aalab pa lang naman yung tropa namin! Mamaya, makikita ninyo! Makikita ninyo ang tunay na lakas ng henyo si Sakuragi! Dahil sigurado kami na mamaya magliliyab na ang tropa namin na yan! At sigurado din kami na yung batang pinagmamalaki ninyo na si Morishige ay magiging kawawa lang kay Sakuragi! Yan naman ang sigaw ng mga tropa ni Sakuragi na talaga namang pinagtatanggol ito. Sa kabilang banda naman, si Sakuragi ay talaga namang tumilapon sa sahig dahil sa lakas ng pangangatawa ni Morishige na naging dahilan upang mangamba si Coach Takato. Sakuragi! Ayos ka lang ba?
Okay lang ba ang pangangatawan mo? At ano bang nararamdaman mo ngayon? Uy, masakit ba sa'yo? Dahil mukhang hindi maganda ang iyong pagkakabagsak. Yan ang pag-aalalang sabi ni Coach Takato. Sakuragi! Kapag hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin pa. At kapag may masakit sa'yo, sabihin mo na agad sa amin. Para naman mapagpahinga ka namin at hindi na lumala pa ang natamu mo na yan. Yan naman ang sigaw ni Coach Ansay. Nang biglang nagsalita si Coach Tauka. Coach Ansay, Coach Takato, huwag niyo munang i-pressure si Sakuragi. At hayaan lang muna natin siya ng ganyan para mapahinga niya ang nakahit ang konti ang kanyang sarili. At oo, nakita ko din na hindi talaga maganda ang kanyang pagkakabagsak sa sahig. Ngunit, baka nakakalimutan yung si Sakuragi yan. Malakas ang pangangatawan ito. Kaya naman, sigurado ako na tatayo at tatayo yan galing sa pagkabagsak dahil walang imposible sa batang yan. Yan naman ang sabi ni Coach Tauka. At dito na nagtatapos ang Chapter 221 ng Winter Tournament. Isang nakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang masusunod na chapter. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa may hindi nag-i-skip na ating ads.